magandang araw po. Ngayon po ay maghanap po tayo ng ating mauulam dito po sa mga dito po sa kanal sa gitna po ng bukid. Titignan natin kung may mahanap pa tayong mapagkakarsan dahil ngayon nga dito sa amin dito sa Pilipinas ay talagang drought, El Nino. Grabe po yung mga bitak ng lupa. Bali yung mga sa paligid po natin ay na karamihan ay na tractor na. Hinihintay na lang nila yung pag-ulan at saka sila magtatanim ng abiso. So ito na po yung update. Yan po yung update sa ating palay. So malapit na po ito sigurong maharvest. Mga 3 linggo o 2 ganyan. Magpapa-harvest na po tayo kung luluubin. Ito po yung hiniram ating water pump. Kanilang ginagamit na panungkit sa African mga kadibsor, malaking sanggot. Magkaras, magkaras aman. Narigat, nagburas, African. Mahirap, magburas. Delikado pa, ayah. Bunga na. Yan, ito na po yung update sa taltalon, mga taltalon dito sa Mindanao.
Halos yung karamihan ay nakapag para tractor na po. At ito yung mga kagaya natin, nakapag third cropping po sila. Bali, nakakita na po tayo ng isda. Dahil dito walang tubig. Yan po yung timba natin. At yan, ito po yung kanal po ito. Kaya lang wala na pong tubig. Kaya lang may maliit na tubig. Konti na lang po, mga isang araw na lang siguro. Ito wala na, mamamatay na po yung mga isda dito. Kaya kunin na po natin. Buti na lang po hindi nila nahanap. Yan, nakita yung isda. Dahil nga sobrang sukal ng kangkong. Kamulit yun. Grabe yung puto nila. Puyo. Isang puyo-puyo yung nandiyan. At saka may mga kerit. Tamang pitak na rin mga kandiyan. Dalam nga talagaan. Bali, yan lang po yung nakuha po natin dito. Dahil nga buti na lang may nakita pa tayo na isda na naiwan. Dahil dito pagka summer na maraming nanguhuli po ng isda. Kaya buti na lang may naiwan pa. Kaya patuloy tayong maghanap. Surutin tayo dito nga kanal hanggang doon sa dulo. Dahil tayo naman po ay may baon na tubig. May nahanap po tayo na tubig. Maraming siguro maraming isda ito dahil maraming nagkikimaw. Bali itong bag natin ay itatago muna natin dito sa kakangkungan para po hindi po mag-init yung tubig natin pa. Ito yung aking tala. Siguro dito natin ihahabwa yung tubig. Plaster na po yung po natin net or chicken wire.
Yan na lang po yung natitirang tubig na ating kinakarsan ng adventure. At yan, meron po tayo na huling isang medyo malaking crate. Hindi isang napapula ito yun, hindi Ilocano pa eh. Isang subo na po ito. Yan, may malaki crate. Karamihan dito mga kadvinsor ay ano, itong crate. Nakadumot din. Mabal na gawin din. Dahil wala na pong tubig na condenser, ano, nagsilabasan na po yung mga kirit. Yung malalaking isda dito, yung malalaki pong isda dito, talagang mahuhuli po nila gamit po yung mga kuryente. Yung kuryente. Yuk makan bisur. Yan, medyo nakarami po tayo ng huli dyan mga kadvinsor. Binalik po natin yung mga kangkong para po yung mga kuhol na naiwan ay hindi po mamatay. At ngayon ay kukunin na po natin yung ating bag na may lamang tubig. Nanti pagtayon. Ang mga mamaya na lang po natin ipapakita yung ating mga nahuli. So, tara na po. Maghahanap pa po tayo ng ating pagkakarsan. Medyo masakit po yung pilapil, maraming bain-bain at saka matitigas na kuwan ng damo yung puon. Tingnan natin mag-smuggle. Panibagong pagkakarsan po natin. Kabingkulan. Masakit-sakit.
ito po yung nasa paligid po natin, mga adventure. Yan. Para po makita po ninyo yung sistema ng ating pagpapatubig dito. Ito po yung kanilang ginagamit, kanal. Pagka rain season, pagka drought ay water pump yung ating ginagamit. Plaplastar na po natin itong ating chicken wire. Ayan, bago tayo magkara sa pangalawang pagkakarsan natin, ay siguro ay mag-inom muna tayo ng tubig para hindi po mag-init yung ating dalang tubig. Magkakambol na po tayo, magkakaraas. Ay, hindi manalim po ito, mga adventure. Malalim. Yan, kaunti na lamang po. Siguro mga ilang timba na lang po ito, siguro ito. At makukuha na po natin yung mga laman. Uy! May drakal yung mga kabitor. May drakal! Marami pong laman itong pinagkarsan po natin. Siguro panghuli na po ito na pagkakarsan natin dahil nakarami na po tayo. Sobra-sobra na po siguro ito pagka nakuha na po natin lahat ng laman ng ating pinagkarsan. Yeah. Meron pa po tayong nakitang malaking tilapia. Sure. No. Hop 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 hop. Ayan, ito na po yung pinakamalaki na tilapia na nahuli po natin dito. Ito eh.
this. Pilipit rin. Kaya. Dito naka-jackpot po tayo, marami po tayong na nahuling tilapia dito. Sir, ayun na po. Ito po yung kanal na wala na po talagang sa mga malalim na parte lang po may mga tubig. Marami na pong kuhol at suso na namamatay. Marami dito na po tayo magdadaan. Masukal po. Masitak. Yan. Bali ngayon ay nandito na po tayo sa malapit dito sa bahay po natin. Nandiyan po yung bahay po natin. At bago po tayo mag-uwi dahil nagpapawater pump po tayo dito ay siguro ay lilinisin na muna natin itong ating mga na huling isda. At paglilinis na rin po tayo ang ating kamay, hilas, itong ating mga ginamit sa pagkakaras para po makita po ninyo kung gaano ba karami yung ating mga nahuling isda. At saka kinuha po natin yung mga kuhol na pwedeng malunok ng ating mga alagang itik. Sir, bali ito po yung ating mga na kuhang kuhol na ating ipapakain. At ito naman po yung ating mga na huling isda. Ayan, pwede na itong ulamin. Ito ay sobra-sobra na po sa atin. Kaya sobra na, kaya umuwi na po tayo. Ang paglalagay dito ay tilapia na nga darmid to Dracula. Nandito na po tayo sa bahay ng teacher. Ngayon na ipapakain naman natin yung ating nakuhang kuhol. Hanggang dito na lamang po yung vlog po natin ngayon. God bless. Bye bye you.